And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging, to whom he expounded and testified the kingdom of God. So ngayong umaga, ay mauusap tayo tungkol sa kaharian ng ating Panginoon, the kingdom of God. Okay, persuading them concerning Jesus. Ibig sabihin silang lahat ay nagbusig para makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Both out of the law of Moses. Okay, so walang tinangi. Maging ang mga taong wala sa kautusan ni Moses, ay nagkaroon ng interest pumasok sa kaharian ng ating Panginoon. And out of the prophets, ibig sabihin, yung mga taong hindi rin na naniwala sa propeta, at hindi na naniwala sa propeta ng ating Panginoon, abay, may kagustuhan, nagnanasa din naman na makapasok sa kaharian ng langit. And out from morning till evening, sabihin, hindi sila tumigil. Mula nagsimula sila umaga hanggang gabi. Nagsimula sila sa noong unang panahon sa kanilang pagkabata ng paglilingkod hanggang sa huling panahon na ito ay nagpupursige sila. Nagpipilit sila. Nagmeron silang pagnanasa na sila ay makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Actually, ang mga ito ay yung mga wala sa kautusan. Ang iba sa kanila ay hindi naniniwala sa propeta o hindi nakadinig ng mensahe ng propeta, at ito'y ginagawa nila para makapasok sa kaharian ng ating Panginoong sa Kristo. Verse 24, hindi lang yung mga yon. And some believe the things which were spoken. Ang mga iba naman ay yung mga naniwala sa mga binigkas na salita, at ang iba ay sa mga hindi naniniwala, and some believe na. Okay. So ngayong umaga, dito natin kukulit ang ating topic. Our topic is about reigning together with Christ. Okay. Tayo daw ay maghaharing kasama ng ating Panginoong Jesus. Okay. Let me read one quotation. Ano po mga sabi ng ating Panginoon, sabi ng propeta ng ating Panginoon, sabi niya dito, nakalagay ito sa Colossians chapter 1 verse 13, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. Okay, and then, who had delivered us, ayan, ito yan, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. Speak about Jesus Christ. Okay, sabi niya dito, right now, we reign with Christ. Okay. I repeat, right now, we reign with Christ. Can you say amen to that? Amen. Ang sabi ng propeta sa preaching ng revelation of Jesus Christ. Okay. Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. Right now, we reign with Christ. Amen. Hindi bukas. Ngayon. Hindi dati pa. Hindi sa susunod na araw. Hindi tayo sa future mag-ahari. Kundi sabi ng scripture, right now. Amen. Praise the Lord God. Ang sabi ng quotation, ngayon din. Ngayon ay mag-ahari tayo nakasama ng ating Panginoong Kristo. Amen. Right now, we reign with Christ. At hindi lang tayo mag-ahari. Having dominion over sin. Meron pa tayong dominion. Pamahalaan. Kapamahalaan. Meron tayong dominion over sin. Hallelujah. Dominion over the world. Dominion over the flesh. And dominion over the devil. Yes. Amen. Ibig sabihin, ang lahat ng ito, mga kapatid, ay magaganap at gagawin natin sa ating paghahari right now. Amen. Ibig sabihin, ngayon pa lang ay kailangan nyo na i-express, kailangan nyo na malaman na kayo ay hindi maghahari sa future. Ngayon. Baka ang inaasahan yung paghahari nyo ay sa millennium pa, ay nagkakamali kayo. Ang sabi dito mga kapatid, ngayon pa lang naghahari na tayo together with Christ. Amen. Praise the Lord God. Hallelujah. Amen. Kasi may mga Kristiyano,
Hallelujah. Ang inaasahan nilang paghahari ay doon pa sa Garden of Eden. Ay mga Kristiyano, ang inaasahan nilang paghahari ay doon sa 1,000 years millennium or sa eternity or after the rapture. Pero ang sabi ng propeta ng ating Panginoon na nakakita, na pinakita sa kanya ng Diyos ang mga bagay nito, ngayon pa lang. Ngayon na ang inyong paghahari. Praise the Lord God. Hallelujah. Ang sabi dito, amen. Who had delivered us from the power of darkness? Tayo ay mga itinawid. Tayo ay mga iniligtas. Hallelujah. Saan? Sa kapangyarihan ng kaniliman. Sabi ng Biblia. And had translated, pag sinabi natin translated, aba inilipat na tayo. Pag sinabi translated, past tense ito. Can you say amen? Yes. Kaya wag tayong umasa na pagdating pa ng rapture, tsaka tayo matatranslate. Tsaka tayo ililipat. Actually, physical translation lang yun. Before the foundation of the world, na-translate ka tayo ng Diyos. Na marunong ka talaga, sa'yo na-translate na tayo ng Diyos, sabi ng Biblia. Hallelujah, sabsakol sa buong Colossians. Tayo daw ay dinilibered na ng ating Panginoon from the power of darkness. Ibig sabihin, kung tayo ay delivered na, abay, lahat ng kapangyarihan ng darkness ay kaya natin maghalian. Can you say amen? Walang power ang darkness. Walang power si devil na pwedeng maghari sa iyo. Kasi ikaw ang hari. Okay, right now, you are reigned with Christ. Ibig sabihin, hari ka. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You have delivered us from the power of darkness and have translated. Okay. Na-translate na tayo ng ating Panginoon saan? Ang sabi ng Biblia, translated us into the kingdom. Praise the Lord. Sa kaharian mismo. Hindi sa fourth dimension, hindi sa fifth dimension, kundi saan? Sa kaharian mismo ng ating Panginoon na translate na tayo. Amen. Pwede, bakit sabi mo, tinranslate na tayo, pero bakit nagkakasala ako? Bakit nagkakamali ako? Kasi nga, hindi pa nagtatranslate ang iyong katawan. Pero yung soul mo, amen, yung original na condition mo, yung original na ikaw, na-translate na ng ating Panginoon. Yes, amen. At kapag na-translate ka na ng Diyos doon, abay siyempre susunod na doon ang iyong katawan. Mm-hmm. Hindi pwedeng maiiwan ang body mo dito. That's why, ito yung pinakita ng ating Panginoon, di ba? Nung siya ipako sa cross, nag-translate siya doon sa heaven, pero pagkatapos siya, binalikan niya dito sa lupa ang kanyang katawan. 3 days na buhay siya. Yes, amen. Okay, then nag-glorify ang body, then bumalik siya doon sa kanyang ilalagyan. Nag-translate niya yung kanyang katawan na ginamit dito sa lupa. At itong katawan na ito, Brother Archie, na ginamit mo dito sa lupa, itatranslate siya ng ating Panginoon. Amen. Sa amen. Amen. Hallelujah. And at the same places, tayo rin makikita doon sa final. Praise the Lord God. Hallelujah. We have already translated. Amen. Hindi ito future tense. Tandaan niya mga kapalid. Ha? Hindi rin ito past tense. Present tense ito. Hindi ito future tense. Ito yung past tense. Dati nang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Tapos na yan. So naghahari na tayo kasama ng ating Panginoon. We are reigning together with Christ. At yung paghahari natin ay may kasama pang dominion. Dominion saan? Over sin. Hallelujah. Kaya yung sinasabi, brother, when na ikaw ay nakulang, may nagkakamali ka ba? The power of darkness nga eh. Na-delivered ka na nga sa power of darkness. Kaya huwag mong sabihin na ikaw ay nakulang o talulong. Kami na trabalang siya, inahalong na ka. Napilin pa sisi eh. Nasisi pa niya yung bahay ng langgam. Pwede pa sa pinunta ko, nagtabuo ko doon, may bahay ng langgam doon. Oh, kaya sabi ng Biblia, na-delivered ka na eh sa power of darkness. At yung mga nuno sa puso na, darkness, power of darkness yan. Amen. At sabi ng Biblia, you are already delivered to that power of darkness. At ano mo, wala na magagawa sa ito kasi, na-translate ka na nga eh. Takot nga yung nuno sa iyo. Yes, sir, God, hallelujah. Amen. Kaya mamaya malalaman nyo kung bakit misan ay yung ating presyente na talaga ng ganyan. Dominion over sin. Alright? Sabi dito, dominion over sin. Not over. Hallelujah. The plan of God. Ang dominion natin, ang pag-ahari natin ay sa kasalanan. Hindi tayo mag-ahari over your brother and sister. Okay? Hallelujah. Kaya diyan sa pwedeng mantuhan ang isa't isa.
Dahil tayo ang mamanduan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Okay, dominion over sin, ang sabi ng Biblia. Having dominion over sin, having dominion over the world. Alito, ang sistema ng sanlibutan. Sabi nga ni Dr. Ariel kahapon eh, tinawag siya na nagiinuman. Ah, siguradong ito, pwede ko na mapatay kasi hindi ito nagkadaan. Kasi pagdaan ko eh. Tinawag ako eh. Ah, kuya, inyong ka muna. Sige na. Sige na po, sige na po, boss. Sige na po, sir. Sige na, kuya. Hindi po ako nainom. At saka isa pa, magdadrive ako. Ang problema, kay Brother Ariel, may hinabol pa siya. Aba, sigurado ito, hindi ito magdadrive. Okay, pero dapat pinakita niya ang ganyang dominion over the world. Kala niya, dapat ganyan ang ginagawa natin eh. Yung kapangyarihan natin, yung kapangyarihan na atang sa atin because we are reigning together with Christ, dapat ine-exercise sa atin ito. Yes. Sa kaharian, kung may hari, may reign na, pero pareha silang nagre-reign. Pareha silang nag-ahari doon sa loob ng kaharian. Okay, hallelujah. Over the word, ang sabi dito, over the flesh. Okay, pati ang iyong, pati ang iyong sariling katawan ay kaya mong pangyarihan. Hallelujah. Pag sinabi mo, hindi ako tatablan ng sakit kahit hindi ka tatablan. Oh, nuno sa puso lang yan, nuno lang yan. Praise the Lord God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord God. Over your flesh. Okay. Hallelujah. Dahil ikaw ay hari, dapat ay umasa kang ikaw ang sinusungkit, hindi yung manunungkit ka ng bituing walang ninig. Kaya ang saya-saya namin kahapon. Amen. Nakakita sila ng bituin. Nakumikay na. Kaya lang nasa lupa yung bituin. At balak pa rin sungkitin. At dahil naman kayo dapat ang sinusungkit kasi kayo lang isang nagniling na bituin. Kayo isang mataas sa liwanag na dapat ay sinusungkit. Noong mga tao, sabi ng Biblia, na gustong makapasok doon sa kaharian. Praise God, hallelujah. Dominion over sin, dominion over the world,